Hello mga boss, welcome back sa akin channel. Sa video na ito mga boss ay isi-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng pipe dummy support. Alam kong marami pa rin sa atin mga kabakal ang hindi alam kung paano ito gagawin. Gagawin ko ang video na ito dahil na rin sa isang request ng ating kaibigan at taga-subaybay na gumawa ng dummy support. So shout out sa iyo kabayan Abils TV. Ito na po yung request mo, gagawin ko na. At sana magustuhan mo ang video na ito at sana mayroon kang makukuhang aral. Sa video na ito mga boss, ituturo ko po sa inyo ang tamang proseso kung paano ko kukumputin ang formula na ito. At ituturo ko din po sa inyo ang actual marking at sa pagcutting ng ating pipe dummy support. Lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang bilang isang fabricator o pipeter, tapusin nyo lang ang video na ito at sigurado akong meron kayong makukuhang aral sa video na ito. So bago tayo magsimula mga boss, kung bago ka pala napadpad dito sa akin channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga bagong videos na upload. So mga boss, huwag na natin ito patagalin at start na tayo. So ito na siya mga boss, ang ating dummy support formula. Medyo mahaba siya mga boss ang ating formula. Yan. Kung gusto nyong maging accurate talaga yung ang paggawa nyo, sundin nyo lang ang formula na ito. Huwag kayong mag-alala at ituturo ko sa inyo kung paano natin kukumputin yan. So ito yung sample lang elbow natin. Ang take off niya is 228.6 at ang atin namang dummy support is 4 inch ang diameter, ang ID niya is 102.26 inside diameter at ang half ID niya is 51.13 mm. Dapat nakasintro yan dito center ng ating elbow papunta sa ating dummy support. So dadako tayo dito sa ating formula mga boss. So ito yung ating formula. Ang ating A is yung take off elbow or elbow center. Ang ating letter B is elbow reduce half OD, yung half outside diameter ng elbow reduce natin. Sa letter C naman, dummy pipe half ID, yung ating dummy pipe ito. Ito yung ating dummy pipe at saka ang ating degree center line. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano ang degree center line. So isa-isahin natin itong formula na ito mga boss. Square root double close parenthesis A plus B close parenthesis squared minus natin sa A minus C squared close parenthesis minus square root double parenthesis close parenthesis A plus square root of B squared minus close parenthesis C times sine of D double close parenthesis squared at double close parenthesis again squared minus A minus C times cos of D squared equals. Mga boss, huwag kayong malilito sa
formula nito. Dahil madali lang itong sundin. Isang bisis mo lang yan, gagawin niya ang formula na yan at makukuha mo na ang mga degree center line nito. Huwag magalala at ipapakita ko sa inyo. So, gagawin natin ang pagko-compute kung paano. Ang letter A natin is, take off sa elbow natin is 228.6 mm. Ang letter B natin is elbow radius. Ang half OD natin is 84.15. Ang ating dummy pipe, half inside diameter, 51.13. At ang ating degree of center line. So ito na siya mga boss. Sinulat ko na yung mga kung anong nakasulat dito sa formula na ito. Sinulat ko na yung ating mga numbers dito. So ito yung ating A, yung ating take off ng ating elbow. At saka ito namang 84.15, ito yung ating letter B, yung half OD ng ating elbow, yung radius niya, hindi yung take off, ito yung outside diameter niya, ang half noon, ito yung 84.15. So yan, itong 51.13 naman, ito yung ating letter C, yung dummy pipe support natin, yung half inside diameter niya. Yan, sundin nyo lang yan, madali lang yung kuhanin. Yan, pabalik-balik lang yan mga boss. Ang nakakalito lang dyan itong mga close parenthesis, pero dapat natin sundin yan kung gusto natin kuhanin yung mga accurate na mga measurement niyan. Yan. Kinumpute ko na yan. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya kukumputin. So let's go, kukumputin natin. Kukumputin natin mga boss. Suggest ko sa inyo mga boss, mag-download kayo ng ganitong klaseng calculator. Kasi madali siyang gamitin at mai-apply nyo lahat kung anong mga symbols dyan ang nakalagay sa ating formula, ay mailalagay mo dito lahat. Madali lang siyang gamitin. So, suggest ko lang yon kung gusto nyo. Marami namang option, marami namang mapagpilian na calculator. Pero, sa akin, ito yung napili ko. So, simula natin mga boss ang pag-compute. So, square root, meron nang nakalagay dyan na isang parenthesis, pero double yan. Dagdagan natin ang isa. 228.6, yan yung ating 28.6, yan yung ating elbow take off. I-plus natin ang ating letter B, yung half OD ng ating elbow radius, yung outside diameter niya half 84.15. Tapos, close parenthesis natin, squared. Pindutin nyo lang yung squared. Tapos, minus. Tapos, close parenthesis again. Tapos, A. Balik tayo sa ating take-off. 228.6. Minus. Letter C. Anong letter C natin? Yung dummy pipe. Half ID ng ating dummy support. 51.13. So close parenthesis, A squared, close parenthesis again, minus A square root, open parenthesis. So 228.6 plus square root
square root 84.15 squared minus again open parenthesis ating 51.13 times sine of 45 degree. Explain ko sa inyo mamaya kung ano yung sine 45 degree. Tapos close parenthesis squared double close parenthesis squared again minus open parenthesis yung ating take off 228.6 minus yung dummy half ID is 51.13 multiply sa cos 45 degree close parenthesis again squared close parenthesis, so equals yan yung ating answer sa 45 degree mga boss. So yan na mga boss yung ating kinalculate kanina yan. So ipapakita ko sa inyo mga boss kung ano itong sine of 45 at saka itong cosine of 45. So ito siya mga boss, ang ating whole circle, ang ating whole circle is 360 degree. Dito ay 45, dito ay 90 degree, 135 degree, 180 degree. So ganito yan mga boss, i-explain ko sa inyo kung ano yung ating yung ating degree center of center line. Ito yung mga boss, ito yung ating mga marking. In this case mga boss, nagmarking tayo ng 8 center line. So dito sa harap ay 4. So circle yan, doon sa kabila, naman ay 4. Eh 8 center line yan mga boss. So ganito lang ang pag-compute niyan. Ang 360 degree, i-divide mo siya sa 8 center line. So bawat center line niya mga boss is 45 degree. Yan. 45 degree, ang kasunod naman niya is 90, ang kasunod niya is 135, ang kasunod naman niya is 180 degree. So i-divide lang natin yan, ang 360 sa 8 center line. So ang resulta niya is 45 degree. So kukuhanin naman natin yung distance ng kanyang bawat marking. So alam niyo naman kung paano mag-compute niyan. Pero na lang sa bago ay ituturo ko pa rin sa inyo ang pagkuha ng ating circumference. So ito yung ating dummy pipe natin is 4 inch. So ang outside diameter niya is 114.3. yan, 114.3 i-times natin sa pi 3.1416. ito na yung kabuoang 359.8 yung circumference niya. I-divide natin yan sa 8 mga boss para makuha natin yung distance, magkano yung distance niya. So divide natin siya sa 8. Ang answer niya is 44.88.
or i-run off na natin ng 45 mm. So bawat distance niyan sa inyong linya is 45 mm sa walong center line natin. Divide nyo lang sa side sa tag 45 mm. So dito sa top mga bossing, magsimula tayo sa 0. Itong 0, bali ito na yung 360 degree nya. So yan, 360 degree. So simula tayo sa 0. Bari sa top ng inyong pipe, pili lang kayo dyan kung anong linya ang gagawin nyo muna, 0. Tapos sa sunod nyan, 45. Tapos nyan sa 90 degree. Tapos 135 degree. At 180 degree. Opposite ng 0 nito. Dito sa top at dito bottom. Bottom. Tapos balik tayo doon sa kabila. 135 degree. 90 degree. 45 degree. At balik tayo sa 0. Papakita ko sa inyo kung paano. So ito yung unang pinakita ko sa inyo na 45 degree. Kinumpute na natin. At ito yung answer niya is 21.43. Pagsunod ng compute natin, yung 45 degree mga boss, palitan nyo lang niya ng 90 degree. At saka dito, palitan nyo rin niya ng 90 degree. Yan. Ipapakita ko sa inyo. Yung ating kinumpute kanina, yan. Yung answer niya sa 45 degree is 21.43. So kung pupunta naman tayo doon sa 90 degree, yung 45 degree na yan, yung sa cos 45 at dito sa sin 45, palitan nyo lang ng 90 degree yan. So papalitan natin. Delete nyo lang yan. Palitan nyo ng 90 degree. At doon sa kabila naman, yan, palitan nyo rin ng 90 degree. Delete nyo lang. Tapos 90 degree equals, yan naman yung answer niyang 90 degree niya. So yan na yung ating 90 degree mga boss, 70.37. So palitan nyo lang yan hanggang sa 135 at saka sa 180. Ito na yon. Sa ating 90 degree, 70.37. Sa ating 135 degree, 106.92. I-round off nyo na lang ng 107 yan. At saka dito sa 180 degree, 117.65. Ito yung opposite ng ating top at saka bottom, 117.65. Ito yun mga boss. Pag tayo ay mamarking na dito sa pipe na ito, kuhanin muna natin itong 117.65. Simula rito sa dito sa dulo, dito sa ating pipe na yan, mag-measure muna tayo ng 117.65. Bali, yan ang measure na pinakamahaba, yung ating 180 degree. Yan, 117.65. Measuring natin. Tapos lagyan natin ng mamarkingan natin dyan, mamarkingan natin dyan. Tapos magsimula na tayo dito sa 0 yung, at magsimula tayo sa 45. Yung 45 natin degree, yung answer natin is 21.43. Marking ka dyan, simula dito sa 0 dyan, 21.43. At dito naman sa 70.37, dito sa ating 90 degree,
simula dito sa 0 hanggang sa 70.37 mm dyan. At dito naman sa ating 135, 106.92 or 107, simula sa 0 hanggang sa 107 hanggang sa 117.65. yan na yung marking nyo. Simula rito, i-connect nyo lang yung mga marking nyo dyan. Yan. At doon naman sa kabila, ganun din ang proseso. Marka kayo sa kabila, 135. Yun din ang measurement nya. Yan. Kasi 8 division yan. So, yun lang mga boss. At saka, huwag kayong mag-alala kung nalilito kayo. Ipapakita ko sa inyo ang actual marking nito. At saka, ikakating na rin natin at ipakita ko sa inyo kung accurate ba siya o hindi. So, ito na siya mga boss. Minarkahan ko na siya. Yan. Ang 8 division yan. Paikot yan. Yan. Minarkahan ko na siya lahat. Basta yung outside diameter niya, i-multiply nyo lang sa pi, 3.1416. Tapos kung ano yung answer niya, i-divide nyo naman sa 8 para makuha nyo yung distance ng bawat linya. Yan, ang distance niya na ating kinumpute is 45 mm. So, bawat distance ng linya niyan is 45 mm paikot. Yan, 8 division yan. Minarkahan ko na yung ating 180 degree. Kung alin yung pinakamahabang sukat ng ating degree, yon yung ating markahan. So yung ating pinakamahaba is 117.6 mm. So minarkahan ko na yan. Ito yung top natin. Ito yung 0. So pagdating naman dito is 45. Pagdating dito sa sunod is 90. 135, 180. Ito yung opposite ng 0. Yan, opposite yan. Pagdating sa 180, so 135 naman, hanggang sa 190, hanggang sa 45, hanggang balik siya sa 0. So ganun lang mga busing yung ating pagmarking. Yung sukat natin sa 45 is 21.43. So 0 dito. So dito tayo sa 45. Simula rito 21.43. So markingan natin. So ito na yung mga marking natin, busing. Ito yung marking natin sa 45, yung 21.43 natin. So simula rito, yan yung 21.43. So sa 90 naman, yung 90 natin is 70.37. So simula rito hanggang dito yung 70.37 natin. Sa 135 natin, yan 106.92. So round off natin ng 107. Simula rito hanggang dito, yan yung 107 natin. So hanggang sa 180, yan, yan ating 117.65. So pagdating naman dito sa sunod, 135, balik ka naman sa 106.92. So 107. So hanggang 90, hanggang 45, hanggang balik sa 0. So pwede mo nang markingan yan. Yung lahat ng marking mo dito simula sa 0, i-connect mo na lang yan hanggang ma-marka sa lahat. I-connect mo yan lahat yung iyong marking. So, mamarkingan natin. So, yan na mga busing. Namarkingan ko na. Yan. Kinunik ko na lahat yung namarkingan natin. At yan na yung resulta niya. So, ready to cut na yan. Pwede na yan natin katingin. Ayusin lang natin yung pagmarking na maayos yung pagkamarking para maganda yung resulta ng ano niya.
So, kakatingin na natin to. So, ayan na mga boss. Nakating ko na siya. Yan, at nalinisan ko na. So, ipapakita ko sa inyo yung pag-fit up nito. Yan. Kailangan linisan natin para fit na fit siya doon sa elbow na ating kakabitan. Saka yung pag-cutting niya, kailangan maayos. Yung hindi tayo lalagpas doon sa ating mga marking. Para maganda yung pagka-fit up. So, ayan. Okay na siya. So, papakita ko sa inyo kung ma-fit up na siya. So, ayan na siya mga boss. Na-fit up na siya. Ganyan na yung resulta niya. So, tingnan nyo naman. Yung pagka-fit up niya is fit na fit siya. So, ayan. Tingnan nyo. Ayan. Hanggang dyan. So, maganda yung pagka-fit up niya mga bossing. Basta yung formula na ginamit ko, yun lang ang sundin yung mga bossing. At saka yung mga parenthesis na at saka mga square root, kailangan magamit natin lahat yon para yung result ng answer niya is kuhang-kuha talaga. So yan lang mga bossing. Yan, nakita nyo naman. Yan. So, sana mga bossing ay nagustuhan nyo yung aking video at sana naunawaan nyo ng maayos yung aking mga paliwanag at kitang-kita nyo naman yung pag-fit up niya at yung pag-marking niya, pinakita ko sa inyo lahat at yan na yung resulta niya. So ganun lang mga bossing yung ating pag-fit up ng ating dummy support, yung pag-compute natin at sana ay naunawaan nyo at nasundan nyo ang aking mga formula. At gagawin lang natin talaga yung bossing formula at siguradong kuha-kuha natin yung mga sukat ng ating gagawin. Kahit maliit o malaki man yan mga bossing, ay pare-pareho lang yung mga formula na gagamitin. So, salamat mga bossing. Yun lang ang aking isi-share sa inyo sa araw na ito. So, thank you.